May paniging kalabaw pala sa likod ko. Hi guys! So ngayon pupunta kami sa SM at ako ay magpapawax. Ayan guys, alis na kami. Ay siya! Kung hindi ka pa lang susupport sa channel ko, ay click subscribe and thumbs up pag nagustuhan mo tong video na to. Oo, naiintindihan ko kayo. Ang hirap ng maitim ang kilikili. Naranasan ko yan. Lalo ako kaputi ko eh, kasi kahit yun ang aking kilikili. Hindi ka nakakaya. Kilikili ko basain. Tapos hindi ganun kaputi. Eh, kalayo sa kulay ko. Okay lang kung maitim ang singit mo eh. Huwag lang ang kilikili. At ang kilikili lagi nakikita. Ang singit naman yun may tatago mo. Na! So, ayun na nga, dami kong ginamit, kung paano pumuti ang kilikili ko. Dumating pa ng time na talagang nasunog, talagang mas umitim pa. Doon ako nagka-problema kung paano paputiin. Diyos ko po, kung ano na nalang din pinanood ko kung paano mapaputi ang kilikili ko. So, ito na nga, nasabihin ko na agad sa inyo kung anong mga product ang ginamit ko. Kasi ano ko sa inyo eh, nag-aantay at ganyan din ako pag ako yung nanonood. So, ito na. Oh, unang product. Ayan, Eskinol. Eskinol na ito ay yung classic white pink ang taklob niya. So, yan na nga. Habang ito ay aking nilagay sa bula ko, di pahid ko pahid, pahid, pahid. Tapos papatuyo sa electric pan, ako'y gagayaan sa electric pan. Pagkatapos niyan, overnight na yan. Kinabukas sa pagising ko, di ka overnight. Pag kinabukas sa pagising ko, meron naman ako ilalagay na naman. O ito, oil, baby oil. O yan, aloe vera baby oil. Pero kahit anong oil pwede. Yan na, kahit anong oil pwede, ito lang yung nadampot ko, kaya ito. O, yan, kakaunti na, wala na sa kalahati. So, ito, di nakababad pa si Eskinol nang magdamag, pagising ko ng umaga. Ito naman ang gagamitin ko, ilalagay ko sa bulak, papahid ko, para yung mga dead skin ay matanggal, yung mga itim-itim. Ipagpahid ko ngayon, yung mga itim nga namang nakukuha, hindi pa nakuha ng Eskinol. No, kumbaga parang ito yung pampaputi niya, ito naman yung pantanggal ng itim niya. No, kagala. Pero yun, effective eh, kasi wala sa biro. Ipapakita ko naman sa inyo yung picture ng aking before and after. Yung kilikili ko, talagang kakaiyumot din. No, pagkatapos... No, pagkatapos noon, di halininan, ito naman hindi araw-araw ko ginagamit. So, pagkatapos ito, pag trip ko lang siya ipahid. Pagka nasa bahay lang ako, hindi ako aalis, ang pinapahid ko sa kanya, kapalit nitong baby oil ay ito. Yan, Vaseline na naman. Sikat na sikat si Vaseline sa aking YouTube channel. Ano yun? So yan, ito yung pinapahid ko. So pahid kay pahid. Para malumambot yung balat. Pagka pinapahid, ginagamit ko to kapag mag-i-scrub ako. Pag mag-i-scrub ako ng kilikili, di ilalagay ko to. Bago ako maligo sa umaga, pag-gising, itong lalagay ko. Tapos pag ako naligo, tsaka ako mag-i-soft scrub. No. So, yung salt scrub kong gamit, yung abon eh. Hindi ko na nasaban nyo eh. Hindi, papakita ko na lang picture kung ano itsura. Yun ang salt scrub kong gamit. Every other day ako nagdalan nyo. Never na, sa pulong simula nung nagpawax ako, never na akong mga nagbunot o nag-ahit. Kasi doon ata nang ito mga kalikili ko. Ikaw gano'n man. Ikaw eh, grade 6, kinag-deodorant na. Kahit kinimihiwang amoy, kinag-deodorant. Di ka, ang mga kabataan na naman nun ni kung ano na din tinatry. Eh, kayo, kaya nang itim siguro ang aking kilikili, kabata-bata ko pa. Eh, ako yung nagamit kagad ng mga deodorant iyan. Yun, tapos ngayon yun, nadala ko ng pagtanda. So, yun nga, pasalamat na lang ko dito sa mga pagpapahid-pahid na ito. Yan, namuti-muti yung kilikili ko. Eh, hindi ko naman may maintain ng mga sa derma-derma. Magkano ko naman pa-maintain ng papaputi ng kilikili. Di tiis-tiis sa ganyan. So, yun, ayos naman. Pero in fairness, minsan, nabalik-balik sa konti yung kulay pag talagang napapatigil ka sa pagpapaputi. Ang inyong mapapayo ko sa inyo, iwasan nyo na lang mag-ahit kung maitim na yung kilikili nyo. Kasi meron na mga iba na maputi ang kilikili, nag-ahit, adihiyang sila doon. Kasi pinanganak talaga silang maputi ang kilikili. Pero ikaw, ako, tayong maitim ang kilikili, iwasan na natin mag-ahit. Magpawaks na lang, mura lang naman, 170. Fairness naman, numinipis yung hibla ng buho ko. And yun, okay siya. Hindi naman siya nagkakasugat-sugat. Pero minsan nagkakaroon ng ingrown-ingrown ata yung tawag doon yung parang may pimple ka. Yun, yan ang kilikili ko. Hindi naman siya perfect. May kung tititigan mo, may konting chicken skin pa din yan.
Ayan. Napatapat lang talaga ako sa magandang liwanag. So, yun guys. Ano? Ay, siya! Kung hindi ka pa lang susupport sa channel ko, ay click subscribe and thumbs up pag nagustuhan mo itong video na to. See you for the next vlog! Bye!